27. Yung hiya tayo dapat. Pero di ba, Heidi Lynn, nung huli mong bisita sa amin dito sa Magandang Buhay, sinabi mo na gusto mo talagang masungkit makuha ang gold sa Tokyo Olympics. Nagdilang anghel ka. You made it! Hindi lang nagdilang. Ginawa mo talaga. You did. Yes. Worth it lahat ng sakripisyo mo dahil 2 years ka pala sa Malaysia nag-training. Is it true? Ano ba yan? Parang padasal na ako, di ba? Oo, oo. Sobra akong na-miss kasi nakausap na natin. Parang kausap na natin. Yes, Heidi Lynn. 2 years ka sa Malaysia? Almost 2 years po sa Malaysia and hindi ko in-expect na maso-survive namin doon. Kasi syempre, nung una, lockdown at nahirap. Hindi namin alam kung sino ang pupuntahan, saan ako magta-training. Yun yung main concern ko. And wala kaming kilala doon. Pero na-survive. Along the way, God sent people na makakatulong sa amin. Yung mga Filipino community sa Malaysia, tumulong sa amin. Napakalaking bagay po na nandyan. May kausap ako na Pilipino. Tapos may malaking bagay sa akin eh, na may kausap akong Tagalog. Nagsasalita ako ng Tagalog. Oo, ganun yung feels ng OFW na parang masaya na makapagsalita lang ng Tagalog dun. Tapos makakain ng Filipino food. So gusto ko lang sabihin na salamat sa mga Filipino community dyan sa Malaysia. So dahil nasa Malaysia ka ng 2 years, ang ibig bang sabihin, 2 years mo rin hindi pa nakikita ang iyong family? Yes, 2 years din, hindi ko sila nakita, kaya namimiss ko na yung mga pamangkin ko. At hopefully, makita ko sila soon. Yes, eh, pero yung magulang mo na kausap mo na lagi, nakakausap mo naman sila lagi? Yes, nakakausap ko lagi nanay ko. Mga pamangkin ko. Nako, siguro pag nagkita kayo ng nanay mo, mag-iiyakan kayo na mag-iiyakan muna. At talagang sure na sure din tayo na super proud talaga sila sa'yo. Pero syempre, pati na rin yung coach / Lovey Dudes, yung boyfriend mo na si Julius. Nandyan ba si coach ngayon? Nasa kabilang kwarto po siya. Hindi natin siya Oo. Hindi ko alam. Nandun siya eh. Ko alam ng number niya. Pero syempre, I'm sure kasi talagang ano yung ginawa niya nung talagang nabuhat mo yon? Ano yung napag-usapan ninyo? Ano yung napag-exchange niyo? Anong reaction niya? Exchange ng expressions ninyo? Before nung laro ko, bigla niya yung sinabi sa akin, God is the center of our relationship. Parang sabi ko, wow, Lord. Kinikilig, pero answered prayers yun na marinig sa kanya. Then, sinabi niya lang sa akin na I believe in you, alam kung kaya mo. Months before, pinagtitrainingan na namin to. Yung maging kahit yung suot ko, every Monday nagtitraining ako, nag-heavy ako. Tapos yung same time, ganun yung scenario para pagdating sa laro, maging normal na lahat, maging alam mo yan, automatic na, hindi na ako wala, hindi na ako kakabahan na ibang scenario to, ibang venue, kundi nakaset na talaga yung mind ko. Tapos yung team din, nag-meeting yan sila, nag-meeting yan, may plano na yan. After ng Asian Games, di ba, fourth ako, so doon kami, nagplano kami lahat. Nagplano ng anong gagawin pagdating sa laro, anong magiging senaryo. So, prepared sila. Prepared ang Team HD. Actually, si Coach.